At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang World War 35 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Captain Nasyong, nandito na tayo sa lugar na kung saan makipag-transaksyon tayo sa mga anik. Nasaan ang mga katransaksyon natin? Bakit hindi pa sila nagpaparamdam? Yan ang pinagtatakahan ko, pare. Ano kayang nangyari? Ano kaya kung natawagan mo na lang sila sa radio? Hindi nga sila matawagan eh. Iba yata ang ginamit nilang frequency. Oh, pasensyalo Philippine vessel. Listen carefully. Stay away from here. Now! Stay away from here. May now! Tumatawag, sagutin mo pare. Baka iyan na yung kausap mo. Good day, sir. This is Captain Asyong of the Forces of the Philippines. We are here to... Pare, binubumba tayo ng water cannon. Binubumba tayo! Malangin tayo! No! We are not enemies! No! Binubumba tayo! Pare, anong gagawin natin? Binubumba tayo. Mawawasak na itong barko natin. Sabihin mo sa kapitan ng barko na lumayan tayo dito bago pa mawasak. Sige na! Sabihin mo! Captain Canuto, umalis na tayo dito. Bilisan mo. Huwag kang papatay-patay. Dalian mo. Leave immediately. Or else, you will die. Nako, nagbanta na pare. Mamamatay tayo kapag hindi tayo umalis ka agad. Captain Canuto, imaniubra mo agad ang barka. Bilisan mo. Yes, sir. Lieutenant Veronica, nagpunta rito ang mga pinuno ng bawat Allied Forces ng United Nations. Nakakampi natin. Ano ang napag-usapan nila, Colonel Karyong? Maganda nung unang usapan nila eh. Sabi nila, hindi raw tayo pababayaan. Pero, mabigat ang hiling nila kapalit ng kanilang pagtulong. Bakit? Ano bang hiling nila? Biruin mo ah. Kailangan daw nila ang mga magagandang babae na pagpaparusan nila. Ano? Naku, grabe naman sila. Anong tugon naman ni Colonel Karyong sa hiling nilang yan? Nahalata ko na galit siya. Pero hindi naman ipinahalata sa akin. Kakausapin pa raw niya si General Agaton tungkol sa kahilingan nila. Ganun ba? Bakit kakausapin pa? Sana nagdesisyon na siya kaagad. Dahil nasa bingit na tayo ng panganib eh. O kung ikaw ang tatanungin, anong isasagot mo sa hiling nila? Kung ako ang tatanungin, gusto ko para masubukan naman natin ang nakapag-date sa mga banyaga. Naku, malalaki ang kanilang katawan. Type po silang lahat. Ha? Lieutenant Pinay? Oh, bakit? Ayaw bang makipag-date sa mga banyaga? Naku, may nakita akong kasama nila na kamukhang-kamukha ni Leonardo DiCaprio. Yung kumanap na Jack sa pelikulang Titanic, crush na crush ko siya, Lieutenant Veronica. Kung i-date niya ako, bagay kami. Dahil kamukha ko naman si Kate Winslet, yung kumanap na Rose. Ako, Lieutenant Pinay ha, lumalandi ka na. Tama na yan. Mamaya, malaman yan ni First Lieutenant Adonis. Mag-aaway kayo. Hayaan mo nga ang Lieutenant Adonis na yun. Isa naman siyang sili. Lieutenant Pinay!
Ay, Sergeant Munjing, siguro dito na natin ililibing natirang labi ni Lola Private Insyang. Oo, pare, Sergeant Boy Sibuyas. Napakalungkot naman ang nangyari sa kanya. Patay na nga siya, dalawang beses pa siyang nasabugan. Ano bang kasalanan niya? Bakit ganun ang nangyari? Patay na nga siya, pinatay pa. Tama na, pare. Buti pa sindihanan natin itong kandila at magdasal tayo. At sisindihan ko na, oh. Sige. Oh. Sige. Oh. Ha? Ano yung sinisindihan mo, pare? Hindi pala kandila yan. Dinamita! Dinamita! Sergeant Ambring, narinig mo ba yung narinig ko? Ah, ay, bakit? Ano bang akala mo sa akin? Bingi? Ay, siyempre narinig ko. Ano kaya yun? Napakalakas na pagsabong yun, Ambring. Ay, oo, Benito. Kailangan malaman natin kung ano yun. Baka mamaya, tanungin tayo ni Colonel Karyong. Magagalit yun kung sasabihin natin hindi natin alam. Sige, halika na. Tingnan natin kagad kung ano yun. Mga kalayon! Sila Sardin Munding at Sardin Boy Sibuyas! Nagsuisay! Ha? Sardin Benito? Ha? Narinig mo ba yung sinabi ng taga-anunsyo? Sila Sardin Munding at Sardin Boy? Nagsuisad daw? Nagsuisad silang dalawa? Kaya ano pang ginagawa natin? Halika na! Ha? Eh, saan tayo pupunta? Iririske natin? Naku, wag na. Ayan na lang natin silang mamatay. Mga pasaway na sundalong mga yun. Ha? Ay, alipuris sila ni Captain Nasyong. Ang mabuti, halika na. Sumama ka na sa akin. Ha? Ay, saan tayo pupunta? Eh, saan ba na sa Buniraya? Ipagkuha natin na sinang bangkay. Hmm? Ipagkuha natin ang bangko nila tapos kukunin natin yung 10% na commission natin. Oh, di ba nagkapila pa tayo? Uga pala, no? Oh. Ay, sige. Halika na. Bilisan mo! Sandin ang break! Hintay mo ko! Sandin ang break! Hintay! Visit ka! Gusto mong saluhin ang 10%? Visit ka! Upay na aga sa iyo, Colonel Karyong. Ay, ikaw pala, Master Sergeant Bibang. Anong may paglilingkod ko sa iyo? Nagpunta ako rito dahil sa usaping pagtulong sa atin ng Allied Forces ng United Nations. Ayon kay Lieutenant Veronica, mabigat daw para sa iyo ang kahilingan nila kapalit ng kanilang pagtulong. Ayan nga ang mabigat na suliranin ko ngayon, Master Sergeant Bibang. Ay, para sa akin, Colonel. Ibigay na natin para maligtas ang ating inang bayan. Master Sergeant Bibang! Unang-una, nakausap ko na si Lieutenant Veronica at si Lieutenant Pinig. Gustong-gusto nga nila eh. Ha? Ay, ikaw, gusto mo rin bang gawin kayong parausan ng mga sundalong banyaga? Kung ako ang iyong tatanungin, Colonel, gustong-gusto ko! Master Sergeant Bibang! Ako rin, Colonel! Payag na rin ako sa kahilingan ng mga Allied Forces! Lieutenant Veronica, pati ikaw, sumang-ayon ka na rin! Oo naman! Kung yan lang ang tanging paraan para maipagtanggol natin ang ating inang bayan, sige! Isasakripisyo ko ang aking katawan at kaluluwa para sa kanila! Ano? Huwag, Lieutenant Veronica! Huwag kang pumayag! Kung di, baka ikamatay ka! Colonel Karyong!
Malas talaga ni Lola yung siyampay. Nasabugan na naman siya ng dinamita. Pasensya ka na, pari Bunjing. Madilim kasi, kaya hindi ko alam na dinamita pala yung nasindihan ko. Bakit nagkaganito, pare? Luray-luray na ang bangkay ni Lola Prebisyan ko. Talagang luma lang ang kwan. Yung tatlong hibla na lang ng balahibo ng ari niya ang nakuha natin. Kapiraso lang lang kuku. E sabugan pa uli ng dinamita. Napakamaras ng buhay niya. Malis niya talaga. May natira pang kalahati ng kanyang balahibo. At may maliit na kuku rin natira. Yan na lang bibigyan natin ng magandang bibing. Sige, isilid na natin itong natirang labi niya. Sa bala niyang kindi, sana may libing na natin siya ng maayos. Sana pare. Naku, kumulawang kawawa na siya. Marami na siyang dinanas na disgrasya. Oo pare, kaya samahan mo na lang akong ilibing siya. Saan natin siya ililibing, pare? Doon na lang sa libingan ng mga bayani. Halika na. Ililibing na natin siya sa gabing ito, pare. Oh, ano, Lieutenant Veronica, tinatawag na ako ni Jack. Papasok na ako sa kwarto. Lieutenant Pinig, hindi na ba magbabago ang desisyon mo? Baka malaman to ng asawa mo. Mag-aaway kayong dalawa. Basta walang magsusumbong sa kanya. O sige, papasok na ako. Naghihintay na siya. Ayun na, pumasok na siya. Naku! Masyado nang lumalandi ang kaibigan kong to. Veronica? Nasaan ang asawa ko? Ha? Master Sergeant Adonis? Ikaw? Naku! Patay! Ay, hindi na kalakihan. Pumasok ka na. Maupay na agad sa iyo, Defense Secretary. Ay, ikaw pala, General Agataon. O, alika. Maupo ka at may mahalaga tayong pag-uusapan. Eh, salamat, Sir Secretary. O, General. Kumusta naman ang kalagay ng ating kasundaluhan? Okay lang naman, Sir Secretary. Eh, minsan kasi nagpunta sa opisina ko si Colonel Caryong at sinasabi sa akin na aprobahan ko na ang hiling niyang bigyan sila ng bagong sandatang pandigma. Eh, pero dinisapprove ko, Secretary. Ano? Dinisapprove mo? May, bakit naman ganyan, General? Eh, bakit pa natin sila bibigyan ng karagdagang armas? Eh, may mga allied forces naman na manggagaling sa iba't ibang kapanalig na ating bansa. Tulad ng Akirima. Ay, kahangalan niyang ginawa mong pag-disapprove sa request ni Colonel Caryong, General! Secretary, ang iniisip ko kasi, malaking gastos na naman yan. Kaya... Ang sabihin mo, pinangungunuhan mo ako. Alay, may request pala siya ay dinisapprove mo. Maling-mali yan, General. Kaya itong masasabi ko sa iyo, kailangan maibigay na kaagad ang request nila sa lalong madaling panahon. Dahil lang, kwan, nagbabanta na sisiklab na ang World War 35. Ha! Naiintindihan mo, tangang General! Sir Secretary...
Ay, Tita Bibang, anong balita? Nakaposisyon na ba ang mga armas ng Anes laban sa Akerima? Oo, Darwina. Ayon sa intelligence report na nakalap ng ating radar, nakaposisyon na sila at nakaumang na ang kanilang mga missile sa barko ng Akerima. Pero may dumating na pwersa na tutulong sa atin para protektahan tayo. Ha? Ay, anong masaya yun, Tita Bibang? Ayon sa intelligence report na galing sa ating radar, dumating na kanina ang warship ng bansang Lierse. Ay, kung ganon, malaki na ang posibilidad na sisiklam na talaga ang World War 35. Oo, Darwina. Kaya nga kinakabahan ako eh. Hindi na natin mapipigilan to. Mga kanayon! Magsihanda kayo! Magsipaghanda na kayo! Nakahanda ng warship ng Alex at Lierse! Baga sila na ang unang maglalaban! Magtago na tayo! Dayan niyo! Sige na! Ay, Darwina! Inanounsyo na ng taga-anounsyo ng kampo ang posibleng mangyari. Ay, opo, tita. Naku, katapusan na yata natin ito. Men! Eh, kailangan makaiwas tayo sa gera. Eh, malalakas ang armas ng mga sumasalakay na Alex. Delikado tayo. Mauubos tayong lahat. Captain Ashok, anong gagawin namin? Natatakot kami. Baka tamaan kami ng ligaw na bala. Eh, huwag kayong kabahan. Palakasin ninyo ang inyong mga loob. Kung kinakailangan lumaban tayo, gagawin natin. Kaysa mamatay tayong walang kalaban-laban. Binubomba na tayo ng Alex! Binubomba lang kinaruralan natin! Delikado na ito. Ay, Captain Adong, nasaan ka? Captain Adong, nasaan ka? Captain Adong, si Captain Adong, nahuli ng kalaban. Ano? Naka, delikado ito. Siguradong parurusahan yon. Naka, pakakantahin nila. Naloko na! Parang Sergeant Bongjing, sige na. Inibing na natin ang natitirang labi ni Lola Private Insiang. Nag-umpisa ng digmaan. Bilisan mo pare, na. Lola Insiang, paalam na. Hanggang sa muli ng pagkikita, ililibing ka na namin. Ha? Ha? Pare Bongjing, tatamaan tayo ng missiles. Ayan na! Ano kaya ang mangyayari kina Bunjing at Boy Sibuyas? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang World War 35 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihao Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora.
Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!